Hello mga kosa, welcome back sa aming channel. So ayan mga kosa, yes, this is it. Dahil first day of February. Ayan, February na mga kosa. Araw na mga puso. Ikaw ba ay pusong sawi o yes, pusong? Aminado ako dyan, pusong sawi ako. Pusong tagumpay. So ayan, dahil February na ngayon, malapit ng February 14. So yung iba dyan, busy na sa paghahanap ng kadate sa February 14. So ngayon naman, busy tayo. This vlog, yes, sumagot sa mga katanungan ng ating mga followers sa social media. Followers and friends. Friends sa ating mga social media kasi nung nakaraang araw, last week nag-post si Adrian, yes, about sa love and business. Ayan, nag-post siya and so many comments na dapat nating sagutin dahil sila ay nag-aabang sa ating mga sagot. Binura ko na nga yan eh kasi may nag-aaway na talaga sa comment nila. Yung tipong may isang comment. Nag-comment lang talaga tapos sunod-sunod na yung may isang comment siguro na hindi ata nagustuhan. So ayun, humaba yung usapan dahil sa isang comment. Ginawang chat box. Pero okay lang yun, at least diba nalaman natin na nalaman niya na may natamaan siya sa tanong niya. Oh yeah. Yes. So are you ready mga kakosa? Because we are ready. So po is kay John Michael. So ang sabi po niya is, bakit madami pa ding umaasa at madami pa ding paasa? Ayan, magandang katanungan yan. Para sa akin, simple lang yan. Wala naman taong umaasa kung walang taong nagpapaasa. Ganun lang yun. Parang pag alam ka na umaasa, papasahin ka niya kung hindi ka niya gusto, di ba? Kaya dapat hindi kayo, halimbawa, di ba? Hindi kayo nagpapakita ng motibo na umaasa ka kasi, di ba? Halimbawa, yung isang tao, manloloko lang. Marami siyang pinapaasa para sabihin lang na, uy, fuck boy, gano'n. Oh, fuck girl. Kasi uso yan, di ba? Paramihan daw eh. Oo. Kaya yan, para sa akin, walang taong aasa ko, wala talagang taong paasa. Kaya huwag kang umasa sa taong mga paasa kasi parang ikot-ikot lang yan. Ikot-ikot lang. So, John Michael, ito ang sa akin. Bakit madami pa ding umaasa at madami pa ding paasa? Kasi nga, umaasa ka na gusto kayo. Yun. That's all. Thank you. Parang may tuldok yung pinaparating. Ha? Parang may tuldok. Question Michael ni tuldok. Parang may turok. Ay, may turok ba? Parang anesthesia yun para kay John Michael. Sige na. Kung gusto mo pa John Michael ng ibang kasagutan, just PM me. PM mo lang ako sa Messenger ko, sa Facebook account ko. Okay ha? Kung gusto mo pa ng mga payo, ayan, tungkol sa love. Ang next naman is kay Christine Rocha. Rocha. So, ito ang kanyang katanungan. Bakit ganon? Akala ko ba okay na lahat? Masaya naman kami. Bakit kailangan pang pagselosan? Eh, wala namang ginagawang mali. Yeah, magandang katanungan yan, diba? Napakalate ka yan. School, napakahirap. Madali lang yan, simple lang yan. Kasi, kaya ganon yung tao, kung bakit siya nagsiselos kahit wala naman ko na, kaibigan mo kasama nagsiselos. Kasi nga, ayaw kanyang mawala sa kanya kasi ikaw yung pinakamahal na mahal niya. Alam mo na. Kaya pag may mga ganyan tao, huwag na kayong magdalawang isip na mahalin talaga sila. O alam mo na yun. Pero may ano naman. Ayun mga kosa. Pero kung... Ba't hindi ka gano'n? May pagkakaiba tayo ng... Basta ganun yun, may pagkakaiba tayo. Wala naman siya ni... Hindi natin alam. Oo. Kaya Christine Rocha, yun sa... Ayaw kanyang mawala kasi mahal na mahal ka niya. Para sa akin naman, Christine Rocha. Unang-una, huwag ka mag-jowa ng selosa.
Para sa akin, huwag ka naman gawa ng silensya kasi dun mo mararamdaman na mahal ka talaga ng tao. Charot lang. Yes. So ito. Ito ha. Defensive. Tawag dito. Hindi lahat ng tao kagaya ng iniisip natin. Kagaya ng pag-iisip natin. Diba? Hindi lahat ng tao na kung ano na sa isip natin, ganun din yung iniisip nila. Siyempre, sa ibang tao, pag maganda yung ginagawa natin, mag-iisip ng masama yung ibang tao. Diba? Ganun yan. Ganun ang realidad. Yeah. Mag-iisipan ka ng masama kahit wala ka namang ginagawa masama. Diba? Ganun. So kahit anong paliwanag mo, kung yun ang nasa isip niya, wala ka nang magagawa. Kasi mag-aaway lang kayo pagpatuloy niyo pa itong pinag-usapan. O, diba? Kaya kailangan, dami nun ha. Meron sa inyong isang mag-give. Oh. Hindi naman sinabi ko maghiwalay agad kayo. Mag-give lang. Para may isang magpakumbaba. Oo, magpakumbaba. Para hindi na humabay yung pag-uusap. Siyempre, meron din namang iba dyan na kaya nagsiselos. Siyempre, ayaw parang baka isipin nila, ipagpapalit niya ako dito, pag nakilala niya to ng gusto, ipagpapalit niya ako, iiwan niya ako, at sasama siya doon. O diba, parang takot siya mawala. Na mawala ka. Takot siyang mawala ka. Wala ka sa, mahal na mahal ka. Kasi kung yun naman ay merong tinatawag na sub. Ano? Diba sub? Ano sub? Sub, yung... Oh, pasab-sab! Yun ang sub. Hindi siya magsiselos. Alam mo na, Christine, pasab-sabin mo. Pasab-sabin mo. yun lang, ayaw kanyang mawala sa kanya. Oo. Hayaan mo lang siya magselos. Pero, ilagay mo ganda sa lugar. Ilagay mo sa lugar yun. Magpaalam kung saan pupunta. Ba't sa akin nakatingin? Magpaalam kung ano yung gagawin. Huwag lang pamuntang CR. Para hindi ka paghinalaan na kung ano-ano. Sakit ah. Diba? Para alam niya kung ano ginagawa mo. At na-update ka niya kahit malayo kayo sa isa't isa. Ayan, maraming salamat, Christine Rock. Rocha. Next naman po natin ay kay Rayvel Vizcara. Ito naman po yung katanungan ni Rayvel Vizcara Residu. Pwede pa bang ibalik ang nakaraan? Para sa akin, ako na mauna uli. Para sa akin, nasa sayo naman yun kung gusto mo pang ibalik. Kung yung nakaraan ba ninyo is masaya, masalimuot, masakit. Pero yung mga ganyang bagay, yung masasakit, hindi na binabalik yun. Kung gusto mong ibalik yung mga masasaya, pwede naman. Pero sa akin, past is never come back. Lalo na kung masakit yung pinagdaanan ninyo sa inyo. Yun na. Ang tagalog. Basta yun na yun. Kasi kung masakit yung nakaraan nyo, ba't mo pa ibabalik? Diba? Sino yung taong gustong ibalik yung nakaraang masakit? Diba gusto natin yung panibago? Panibagong... Gusto ba ng panibago? Memories. Gusto ba ng panibagong memories? Pass. Panibagong memories. Parang ganun. Panibagong memories. Okay na. Pero nasa sa inyo yun kung gusto nyong ibalik. Muling ibalik. Para sa'yo. Ang tamis ng pag-ibig. Para sa akin, Rhea Bell. Ano ba to? Lalaki? Hindi ko lang alam. Parang babae siya. Para sa akin, depende yan. Depende sa situation. Depende sa situation yun, di ba? Kasi merong, kung maganda naman, nagbalik ba sila? Ewan ko, tanong dyan, pwede pa bang ibalik ang nakaraan? Kasi siguro, mahal niya pa yung girl or boy. Tinatanong niyo kung pwede pa daw ibalik ang nakaraan nila. Kung mahal niyo pa yung isa't isa, why not? Di ba? Pwede naman kayong magbigay ng chance. Pero huwag nang ulitin yung nakaraan. Yung masalimuot na nangyari sa inyong relasyon. Siyempre, pag once na binalik niyo yung nakaraan, siyempre, panibagong a good memories, yes. Hindi bad memories. O, diba?
pwede nyo naman balikan yung dating, yung nakaraan nyo. Basta masasaya. Masaya kayo nang sasama. Masaya kayo nagpipintuhan. Masaya kayo naglalakbay. Kung saan makayo nagpupunta. Basta masaya yung naging relasyon nyo. Walang away. Walang nag-aaway man kayo. Pero nadadaan din sa pag-uusap. Why not? Diba? Basta yung isa, wala pa. Kasi ang pangit naman ibalik yung nakaraan. Tapos yung ano mo, is meron na. Diba? Parang anong nangyari doon, nakikabit ka. Naghabol ka. Nakikabit. Kabit. Diba? Parang sa ano na niya, sa kuryente, pakabit. Diba? Pero may iba't ibang, diba, may iba't ibang uri talaga ng explanation sa... May iba't ibang uri. Depende sa sitwasyon. Diba? Kasi diba, iba yung part niya. Iba yung binigay kong... Ano ba yung tawag dyan? Komento. Komento. Tapos iba rin yung binigay. Iba rin yung binigay kong komento. At iba rin yung komento ng madla. Mga ibang tao. Diba? Iba't iba tayo ng opinion. Sa bawat katanungan na ating nababasa. So, ayan, Rehabil Resident. Sana'y na gustuhan mo yung mga komento namin sa iyo, Miss Rehabil Bizarra Residio. So, ang next naman po natin is si LeBron Jeff Morona. Ayan. Sabi niya, dapat bang mahalin pa yung tao hindi ka naman pinapahalagahan? Ay, napakagandang talaga. Bakit mo kaya ba, ano sabi niya, dapat bang mahalin pa yung tao hindi ka naman pinapahalagahan? Para sa akin, ako na mauna. Sige. Para sa akin, pahalaga. Hindi lang. Kasi kung hindi ka naman kayang pahalagahan, ikaw lang yung masasaktan. Kasi di ba, parang ikaw lang yung nagpapahalaga sa relasyon ninyo. Halimbawa, makakita siya ng alam naman niya na may gusto ka sa kanya, may relasyon kayo, pero hindi siya nagpapahalaga. Pag nakakita ng iba yan na gusto niyang pahalagan, iiwanan ka rin yan. Hindi ko naman nilalahat, as in, yun yung parang nararamdaman ko sa mga ganyan kasi nakaranas na rin ako ng ganyan. Paano masabi? Pinapahalagan mo siya pero hindi ka niya pinapahalaga. Yun yung masakit. Aray. Yung parang pinapagmalaman na parang pinapagsigaw na mahal mo siya kung lahat ng effort ginagawa mo para pahalagahan. Wala kang malaking effort eh. Para pahalagahan mo siya. Pero siya, walang balik sa'yo ng halaga. Parang hindi na makatarong pagmamahal yan. Ganun yun yung para sa akin. Para sa'yo. Ganun ba yun? Oo. Hindi naman ako judgmental. So, para sa akin, Mr. LeBron. LeBron na lang para yes. Kasi napakaba ng pangalan nito. Yung tanong mo is, dapat bang mahalin pa yung tao hindi ka naman pinapahalaga? Nasa sa'yo yan. Diba? Nasa sa'yo yan kung itutuloy nyo pa yung tipong, diba nga, sabi ko kanina, alam mo nang niloloko ka, tutuloy mo pa. Diba? Sa'yo naman, alam mo na hindi ka pinapahalagahan, bitawan mo na. Siguro kaya hindi ka na nakakaramdam ng care, ng alaga niya, ng love. Sa iba niya pinaparamdam. Kaya hindi mo na nararamdaman. Kaya, bitaw-bitaw na din. O, diba? Pero nasa sa inyo yan. Kung gusto nasa inyo yung, naman yan kung gusto niyo. Ipaglaban pa. Ipaglaban o, diba? Or mag-give up na lang sa relasyon. Kasi, siguro, matagal na rin yung pinagsamahan nyo. Siyempre, matagal na pinagsamahan yung ayaw mawala. Diba? Oo. Yung mga ganun talaga. Kung humingi ng chance, why not? Diba? First chance. Pero pag nakalimang chance na, give up na. Give up. Parang kasi ikaw lang yung nag-work sa relasyon. Parang, yes, ikaw lang yung nagbibigay ng care sa relasyon, yung dalawa. Pero yung totoo, parang walang halaga sa kanya. Okay. Sa'yo may halaga, pero sa kanya wala. Kasi sa iba niya pinapahalaga, at sa iba niya pinaparamdam yung care na dapat sa'yo binibigay. Diba? So maraming salamat sa iyong katanungan, LeBron. So ayan, ang sunod naman po natin ay kay Mr. Alfredo Ansing II. At ito po yung kanyang katanungan.
bakit kung sino pa ang gusto natin, yun pa yung hindi pwedeng maging amin. Napakasakit na magkatanong. Oh, napakalalim, napakalalim. O, para sa'yo. Hugot na hugot. Siguro malaki pinagdadaanan nito ni Alfredo. Hindi ka ba gusto yung gusto mo? Bahala ka sa buhay. So ito, para sa iyo katanong, ganito aking kasagutan. Gusto Alfredo and Cindy Second. Para sa akin, hindi naman talaga yun wawala sa love. Yung tipong gusto mo siya, pero hindi ka gusto. Pero iaano ko lang sa'yo, masasuggest ko lang. Huwag mo na ipagpilita, di ba? Kasi pag narituloy mo pa rin niya, yung tipong alam mo na na masasaktan ka na, nasasaktan ka na, nasasaktan, at paulit-ulit pa lang masasaktan. Pero ginagawa mo pa rin. Patuloy mo pa rin ginagawa. So, pinapahirapan mo lang yung mga sarili natin. Sarili natin kasama ka. Pinapahirapan mo na yung mga sarili natin. Parang sarili mo, ganun sarili, kasi siya. Sarili. Pinapahirapan natin. So, relate ka. So, ano, medyo, yung ano, yung tipong, hindi ka lang pa niya gusto, pabayaanan mo na. Ay, bakit? Yata mo ba? Sino? pabayaanan mo na, di ba? Kasi, malay mo, hindi siya yung taong that's deserving para sa'yo. Diba? Meron diyang tao na deserving sa'yo, pero hindi mo pa nakikita sa'yo. Hindi mo pa nakikita at hindi pa sa'yo binibigay. Siguro maibibigay lang ito or makikita mo lang siguro sa tamang panahon. So, intay-intay lang din. Huwag tayong mainip, ha? So, ayan, mapapayo ko lang sa'yo. Tigil-tigilan na yan. And tawag doon, give up ba? Never give up. Ah, tama ka. Never give up. Yung parang ano na? Oh, parang huwag ka nang umasa. Oo. Yung tipong alam mo na nga na hindi kanya tayo. Habol-habol mo pa rin. Huwag ganon. So, makakahanap ka din ng mas deserving. Deserving para sa'yo. So, kaya tigilan mo na yan, ha? Tigilan mo na yan. So, ayan. So, para kay Mr. Adrian, para sa akin, kasagutan mo sa kanyang katanungang napakalalim. Ayan. Para sa akin, ano, bakit kung, para sa akin naman, Alfred, ano, kasama talaga yan sa pag-ibig. Yan yung tinatawag na pagsubok, di ba? Tama? Mga pagsubok lamang yan. O, pagsubok yan kasi, di ba, kung hindi mo siya, kung hindi mo kaya siyang i-solve. Kasi, di ba, gusto mo siya pero hindi ka naman niya gusto. Pero, alam mo na yung sagot doon, pero hindi mo kayang, halimbawa, di ba? Gusto mo ba siya? No comment. Ayun, Alfred. Parang pagsubok lang yan nga. Kasi, di ba, may gusto, parang gusto mo siya pero hindi ka niya gusto. Parang, itinadhana lang kayo na magkakilala pero hindi kayo yung pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinatana. Pinagtagpo pero di tinatana. Yan, Alfred, yun lang. So, ayan, maraming salamat, Mr. Alfredo at Sing the Second, sa iyong napakalalim katanungan. Na katanungan. Saan mo kaya nakuha ito? Napakalalim. So, ayan, ang sunod naman po, ay si Elaine Jane DL. So, ayan, ang sabi niya is, ako magbasa. Ogo. Bakit kailangang masaktan ang taong nagmamahal? Hahaha, pakisagot naman po. Ayan, sabi niya, bakit daw kailangan masaktan ang taong nagmamahal? Yes. So, ayan, para sa'yo, Mr. Adrian. Para sa akin, bakit daw kailangan masaktan ng taong? Para sa akin, kailangan masaktan ng taong nagmamahal kasi parang nasa, kunwari, bilog, diba? Nasa loob talaga yun ang pagmamahal. Yung ibig sabihin ng, kasi pag hindi ka masasaktan, hindi ka matututo, hindi ka magiging matatag. Kasi, diba, pag hindi ka nasasaktan tapos nakapagrelasyon ka ng isang, halimbawa, marami ka ng relasyon, hindi lang isa, tapos dalawa, pero hindi ka naman sinaktan ng una, parang
nag-ano lang kayo, ang tawag doon, parang walang breakup, pero hindi na kayo napapansin. Ang tawag doon? Sa may tawag doon. Tapos pangalawa, di ba, yung sinaktan ka talaga, ayun, parang ramdam na ramdam mo, kasi sa una, hindi ka pa nasaktan. Sa pangalawa, sobrang sakit. Kaya, di ba, sa love ngayon, kailangan mong masaktan talaga para matuto ka. Okay lang yung paulit-ulit kang masaktan. Okay lang yung paulit-ulit kang masaktan. Kasi, sa totoo lang, yung tunay na, hindi tanga yung nag-try ng masaktan. Kasi ang tanga yung hindi nag-try ng masaktan. Na nagmahal talaga. Pero hindi nasaktan. Yun yung tanga doon. Napakalalim. Para sa'yo. So, ayan, para sa akin, Elaine. Bakit kailangan nga ba natin masaktan? No, bakit nga ba? So, ayun. Para sa akin, kasama yan sa buhay pag-ibig. Yeah. Paano masabi? Oo, kasi, diba, yung kailangan mo masaktan. Kasi once na pumasok ka sa ganyang relasyon, handa kang masaktan. Kasi kung hindi ka handa masaktan, bakit kailangan mo pang makipag-relasyon? Diba? So, sana, pinili mo na lang maging single kung ayaw mo, masaktan ka ng taong minamahal mo. O, diba? Hindi mo naman masasabi na itong taong to, unang pagmamahal mo pa lamang, unang naging kayo, unang girlfriend o jowa mo o boyfriend mo, siya na yung makakasama mo habang buhay at hindi ka sasaktan. Diba? Napakasimpleng bagay lamang yan, Miss Elaine. So, kailangan, maging handa tayo. Maging handa, masaktan, pagpumasok tayo sa isang relasyon. Kasi kasama yan sa buhay ng pakikipag-relasyon. Yes. O, ayan! Maraming salamat, Elaine Jane DL. Yes. So, ang next naman po natin ay si MacDon E. Gale. MacDon E. Gale. MacDon E. Gale. So, ito ang kanyang katanungan. Bakit lahat bumabase sa looks? Pag may itsura ka, mahal ka. Ba't ganun yun? Hindi ko alam. Para sa'yo, ito nalaga ko lang muna. Para sa akin, hindi naman siguro lahat tumabase sa looks. Papili ka lang siguro. Diba? Hindi, siya nga yung nagtatanong eh. Hindi siya yung pumipili ng looks. Hindi, kasi meron naman dyang ibang lalaki na ano ba itong babae? Yung iba lamang dyan babae, ay iba lamang lalaki, hindi naman bumabase sa looks, di ba? Kaya, huwag mo lahatin, kasi yung iba lalaki dyan, masasaktan. Ha? Masasaktan yung iba. Kasi hindi naman sila lahat. Yung ano lang, siguro pag may 100%, siguro may mga 40, 30, or siguro kalahati na gano'n sila, di ba? Siyempre, gano'n talaga yung iba. Hindi na tinitingnan yung pangloob. Hindi nila tinitingnan yung panglabas. Pangloob. Pangloob yun. Ang tinitingnan lang nila is yung panglabas. Sabi nila, ay maganda to, jojowain ko to. Ang sexy, jojowain ko to. Pero hindi nila, ang masarap to ha. Ang sarap. Ang laki na ka to, balakang oh. Jojowain ko to pre. Ganun, di ba? So, tapos pag ano, ay, matari pala to, ganun. Ang ganda-ganda. Para sa huli nagsisisi. Oo. Tipong ang ganda-ganda nga, pero mataray. Oo, magali. Pero meron namang ibang lalaki na tumitingin sa panloob. Siguro kahit pangit ka, kahit mataba ka, kahit anong itsura mo, basta maganda yung panloob mo, pasok ka sa banga. O, diba? So, ayun, ang aking kasagutan sa iyong katanungan. So, ikaw, Mr. Adrian. Para sa akin, yung mga... Ang arte. Para sa akin. Baklang to. Para sa akin, naka-ano ka, Charity? Para sa akin, yung mga taong umabak... Tignasin na ngayon, ha? Para sa akin. Go. Hindi mo ka papatapusin. Para sa akin, yung mga taong bumabase sa itsura, yan yung taong hindi marunong magmahal. Oh, para sa akin, hindi ko naman nila lahat. Hindi ako judgmental na tao. Para lang sa akin. Kasi diba, kunwari, pangit yung nagustuhan mo, parang hindi nila kayang ipagmalaki sa tropa mo, diba? Kasi diba ngayon, may discrimination. Discrimination. Oh, dinidiscriminate nila yung isang, halimbawa, diba, nakapag-jowa ka ng pangit,
parang dinidiscriminate ng mga katao. Ay, ang pangit naman ng jowa mo. Ang pangit naman. Parang ganun, parang nahihiya sila. Yan yung mga taong hindi marunong magmahal ng tunay. Kasi tinitingnan nila talaga yung sinabi mo nga, yung panlabas na ano, hindi yung sa loob, di ba? Kasi mga... Basta pinakilala mo sa tropa mo. Parang nabubuli ka nila. Best friend, BFM, mga tropa, ito yung jowa ko. Si Cameron Eklab, Skin Pertus. O, di ba sasabi ng jowa mo pagkaalis nyo ng ano? Ang pangit naman ng jowa niya. Pagkatapos ng ano nyo, ng bandin nyo, chat ka. Bes, ang pangit naman ng jowa mo. Ang pangit ng jowa mo. Bakit ginawa mo yun? Bangon ng pa. Ang pangit pa, my God! Di ba? Ganun yung mga ano, realidad ngayon sa ano? Pagdating sa... Kaya sa akin, dapat hindi kayo sa isang lalaki, dapat hindi kayo bumabase sa look. Kasi, di ba, halimbawa, kayo yung pangit, tapos may naibig sa inyong maganda. Parang may hiya kayo, parang hindi mo masabi, ah, may naibig pala sa akin maganda kahit pangit ako, di ba? Kasi ako, hindi ako nagbabase sa itsura. Nagbabase ako sa ugali. Oo. Oo nga, promise. Hindi ako bumabase sa mga itsura, sinasabi. At tinitingin ko yung ano niya, yung palo. Kasi, kunwari, nakaka-chat ako ng mga, di ba, may nakaka-chat ako. Nya-chat ko agad sila, tapos tinitingnan ko yung ugali nila kung paano sila mag-chat, gano'n, gano'n. Hindi! Ano? Pag chat ka mamaya, meron na yung emoji. Ang tawag doon, marupok. Charo. Emoji na may, mwa-mwa-mwa. Hindi, ayun nga, ano, Gail McDonnie, yun yung sinasabi ko. Dapat hindi bumabase sa itsura kasi pag bumabase sila sa itsura, hindi tunay na pagmamahal yan. Parang, ang tawag doon? Ang tawag dyan is pagmamayabang na pag-ibig. O parang ganun kasi... pag may jowa ka na gwapo, maganda, ipagdayabang mo. Ay, jowa ko to! Oh, pero yung gusto, itsura lang naman yung gusto mo, hindi yung ugali niya. Kasi okay, pag nagjowa ka ng gwapo, ang nakuasahan mo, may second, may third, may fourth, yes. may fifth, hindi ka number one. Hindi naman namin nila lahat kasi, di ba, nakikita niya. Ayun, maraming salamat sa tanong mo. Sana'y nasagot namin yung maganda mong question. Yeah. At saka hindi ka naman pangit, inisto ko yung Facebook. Stalker po yan, stalker yes. Siya. So ayan, ang sunod naman po natin ay kay Mr. Alfredo Ansing II. At ito po yung kanyang katanungan. Bakit kung sino pa ang gusto natin, yun pa yung hindi pwedeng maging natin? Napakasakit naman katanungan. Napakalalim. O, para sa'yo. Hugot na hugot. Siguro malaki pa lang tadaanan nito ni Alfredo. Nagkabagusto yung gusto mo? Bahala ka sa buhay. So ito, para sa iyo katanungan ito, aking kasagutan, gusto Alfredo Ansing II. Para sa akin, hindi naman talaga yung mawawala sa love. Yung tipong gusto mo siya, pero hindi ka gusto. Pero iaano ko lang sa iyo, masasuggest ko lang. Huwag mo na ipagpilitan, di ba? Kasi pag narituloy mo pa rin niya, yung tipong alam mo na masasaktan ka na, nasasaktan ka na, nasasaktan at paulit-ulit na lang nasasaktan. Pero ginagawa mo pa rin. Patuloy mo pa rin ginagawa. So, pinapahirapan mo na yung mga sarili natin. Sarili natin, kasama ka. pinapahirapan mo na yung mga sarili natin. Parang ganun kasi siya. Sarili. Pinapahirapan natin. So, relate ka. So, medyo, yung ano, yung tipong, hindi ka lang pa niya gusto, pabayaanan mo na. Ay, bakit? Yata mo ba? Sino? pabayaanan mo na, di ba? Kasi, malay mo, hindi siya yung taong best deserving para sa'yo. Di ba? Meron diyang tao na deserving sa'yo, pero hindi mo pa nakikita sa'yo. Hindi mo pa nakikita at hindi pa sa'yo binibigay. Siguro maibibigay lang ito or makikita mo lang siguro sa tamang panahon. So, intay-intay lang din. Huwag tayong mainip, ha? So, ayan, mapapayo ko lang sa iyo. Tigil-tigilan na yan. And, tawag doon, give up. Give up ba? Never give up. Never give up. Yung parang, ano na? Oh, parang huwag ka nang umasa. Oo. Yung tipong, alam mo na nga na hindi kanya tayo. Habol-habol mo pa rin. Huwag ganon. So, makakahanap ka din ng
mas deserving para sa'yo. Deserving para sa'yo. So, kaya, tigilan mo na yan, ha? Tigilan mo na yan. So, ayan. So, para kay Mr. Adrian, para sa akin, kasagutan mo sa kanyang katanungang napakalalim. Ayan. Para sa akin, ano, bakit kung para sa akin naman, Alfred, ano, kasama talaga yan sa pag-ibig. Yan yung tinatawag na pagsubok, di ba? Tama? Mga pagsubok lamang yan. O, pagsubok yan kasi, di ba, kung hindi mo siya, kung hindi mo kaya siyang i, anong tawag, i-solve. Kasi, di ba, gusto mo siya pero hindi ka naman niya gusto. Pero, alam mo na yung sagot doon, pero hindi mo kayang, halimbawa, di ba? Gusto mo ba siya? No comment. ayun Alfred. Parang pagsubok lang yan nga. Kasi 'di ba, may gusto, parang gusto mo siya pero hindi kanya gusto. Parang itinadhana lang kayo na magkakilala pero hindi kayo yung pinagtagpo kayo pero hindi kayo tinadhana. Pinagtagpo pero di tinadhana. Yan Alfred, yan lang. So, ayan, maraming salamat, Mr. Alfredo Agsing II, sa iyong napakalalim na katanungan. Saan mo kaya nakuha ito? Napakalalim. So, ayan, ang next naman pratin ay kay Mads. Mads Recormozo. Yung tanong niya is parang ano lang din. Same lang ang tanong kay ano Rhea. Ano ba? Sasagutin namin yan. Kaya pa bang bigyan ng chance kahit alam mong paulit-ulit ka nililoko? Para yung kaya mo, pwede ba ibalik ang nakaraan? Parang same question, iba lang yung scenario. Para sa akin, ano? Kaya pa bang bigyan ng chance? Para sa akin, di ba? May sinasabi tayong first chance, second chance, third chance. Pero sa akin, pag binigyan muna siya ng, di ba, first chance, okay yun kasi may paliwanag doon. Pangalawang chance, may paliwanag pa rin doon. Pero yung third chance, parang wala nang paliwanag doon. Kaya parang sa akin, hindi na pwede. Nasa sa inyo naman yun kung papagbigyan nyo. Para sa akin kasi hindi na pwede. Kasi halimbawa, naka-third chance na siya. Kasi yung una't ang unang chance, mapapaliwanag pa yun. Halimbawa, di ba? Papaliwanag mo yun. Kunwari, wala kang oras sa kanya. Hinahanap niya yung oras mo. Naghahanap siya ng ibang oras sa ibang, ano, di ba? Tapos yung pangalawang chance, halimbawa, naghanap din siya ng pagmamahal kasi hindi mo kayang ibigay. May nag-effort na iba. Hindi mo rin kayang ibigay. Eh, pero sa third, ano, binigay mo naman, di ba, lahat. Pero binaliwala ka pa rin. Diba? Pero parang wala nang paliwanag doon. Para sa akin, hindi na pwedeng bigyan give, ng chance. Give up. Give up. Parang di na kailangan ng second at third. Pag first, go, give up. Para sa akin, bumabase ako sa first, second, pero yung third, wala na. First, runner-up, second, runner-up, third, runner-up. Oh, para sa'yo. Para sa akin naman, Diyos ko, Mads, shungangers ka, pag hindi mag-give up, na alam mo nang niloloko ka na. Diba? Babay. Alam mo niloloko ka na, ilang taon, sabihin natin taon kasi wala lang nakalagay. Sabihin natin na taon, for example, taon ka lang niloloko. Oh. Diyos ko, alam mo na simulat sa una niloloko ka na, pero wala kang ginagawang step o action para ito'y matuldukan. O, di ba? Parang ano, tawag dito, parang sinasabi mo na nagpakatanga ka sa isang babae. So, itong babae naman, ang nasa isip nito, ay, mahal ako nito, kahit anong gawin ko, hindi ako iiwan nito. Yun yung pinapanghawakan nila. O, di ba? Ganun kami. Ganun ka? Ganun yung mga babae sa panahon ngayon, 'di ba? Once na alam na nila yung kilos, ugali ng taong kinakasama nila. Gagawa kahit anong gawin nilang kabalastugan, kamalditahan, basta lahat ng kaanuhan. Oh. Ang iisipin nila, mahal ako nito, mahal ako ng asawa ko, mahal ako ng jowa ko. Kahit ako magloko, kahit anong gawin ko sa buhay, kahit malaman niya na ganito ginawa ko, hindi nga ako hihiwalayan. Kasi alam ko sa sarili ko,
na mahal, mahal na mahal ako ng jowa o asawa ko. Ano?